ako na... Malamang, may dala ka na naman! Ang dami mong talaga dala eh! I-ready mo yung project mo. Ito yung mismong master model. Bago gumawa ng ibang hulma, ito yung pinaka-hulma. Ito yung pinaka-original. Ayaw yung... talaga siya. Alam niyo, naging idol ko siya after no. Kasi dati idol ko siya sa the sports, sa boxing. Alam natin na generous siya. Pero hindi ko talaga alam na ganun talaga. May mas malalim pa. Ka-generous. Yun! So, may bisita pa ba tayo dyan? Sige. Ako po. Oy! Ikaw na naman at yung paborito mo sombrero. Nagiging ano ka na dito ha, imminent fixture. Oy, maraming medyo salamat. Nahawa na nga ako sa'yo, kaya nag-iba na outfit ko eh. Iba na ang outfitan mo ngayon ha? Pero boss, may dala ulit ako na... Malamang, may dala ka na naman! Ang dami mong talaga dala eh! At i-ready mo yung budget mo kasi medyo... Maganda-ganda talaga to. Tay-tay na naman yan. Sige nga, tingnan nga natin yan. Sige. Bas, pakilala ko lang din pala. Yung sige anak yan? Ni Mr. Fritz Elorio. Si ah, anak! Ni Sir Fritz! Yan. Hello po. Grabe mo. Mukhang titiba-tiba si Sir Fritz sa akin ah. Wapak man movie. Wow! So, again, may dala ulit kaming certificate niyan. Wow, Wapak Man, 2009. Parang ano to eh, yung sa Tom Cruise. Yung prosthetic niya. Prosthetic niya. Ano ba to? Yung nilagay sa mukha niya mismo? Yes, yan mismo yan. Bali, ano yan, boss? Wax? Fiber. Pero hinulma yan sa kanya gamit yung wax. Send money to ah. Apo. Ano yan boss? Ito yung mismong master model. Bago gumawa ng ibang hulma, ito yung pinaka-hulma. Ito yung pinaka-original. Ito yung... Ah, dito nilalagay yung hulma. Ah, hulmahan to. Hulmahan yan. So, wala yung nilagay na yung prosthetic. Oh. Yung prosthetic na plaster. Yung kasi goma lang yun. Oo, oh, so, maganda yun. So, damaged na yun. Pero, para makapag-produce ka ng ibang ano mask niya, dito siya hinuhulma. So kailangan gumawa muna ng matigas na piece para parang sa mga ano, mga Mission Impossible. 'Di ba? Oo. Oh. Ito po yung features. Send money. Hintay lang ha. Nung time na ano. Sige. Magkano mo naman 'to binibenta? Ito boss, sa 350,000 lang 'to. Wait, may tatawagan lang ako. Sige. Sana active si Boss Choi. Kagaling ko din lang kay Sir Manny last month. So, nag-training ako doon. Hindi naman nag-train, ang gulo lang. Eto na. Papa Choi! Magandang hapon sa'yo, Boss Choi. Boss Choi, kasama mo Sir Manny? Kasama mo, ah? Kasama mo si Sir Manny? Tingnan mo, meron kasi nagdala dito. Ayan, oh. Si Sen Manny, yung ginamit sa pelikula. Ano eh, kung siya nagdala, sino sila? Yung anak mismo nung gumawa. Si Boss Choi ang right hand ni Sen Manny. Mm. So si Boss Choi, tulog pala si Sen Manny, sayang. Ha? Oo, magtawagan kita mamaya. Ah, sige. Pero nakita mo to, sabi mo ka Sen Manny. Sa ano, Wapak Man movie. Sa Wapak Man movie niya. 2009. Di ba? Oh, sige. Salamat. Thank you, Boss Choi. Alam nyo ba, dun sa bahay ni Sen Manny, sobrang dami niyang artwork ng mga painting na binibigay sa kanya. At dami. Meron siya isang tunnel doon na sobrang haba. Siguro ba, ayaw mo ng 1 kilometer tunnel sa ilalim ng mansion niya. Punong-puno ng art yun. Puro mukha niya. Mga pinipaint siya ng iba't ibang art. So yung iba, walang name. Yung iba may name. Pero, kinopin niya. Sa kanya, sobra. Si Sen Manny, isa sa mga nakilala ko.
kasi di ko naman siya kilala personal personally before pero lately nakilala ko siya ng personal kasi nagpunta ako doon sa bahay nila, nakita ko kung gaano siya kamahal ng tao ng Jensen, nakita ko kung gaano siya ka-generous, nagbibigay siya ng pera without the camera. Literal na parang hero talaga siya doon. Yes, I mean, sa literal Jensen. Literal na hero talaga siya doon. Hero talaga siya. Alam niyo, naging idol ko siya after no. Kasi, dati idol ko siya as, sa sports, sa boxing. Alam natin na generous siya. Pero hindi ko talaga alam na ganun talaga. May mas malalim pa. Ka-generous. Yung talagang, inahabangan siya lahat ng tao doon. Pag nagpupunta siya sa lugar, ang dami. Sa lugo. Nagbabayad siya ng medical. Hospitalization, funeral, lahat yun ah. Tsaka bukod dun, may mga pabahay din siya eh. Yes, pwede nga, pwede pabahay ng upa sa... pagka wala dun. Tapos, tatanong niya lang dun sa mga aid niya, kung totoo bang mahirap, kung totoo ba. Kasi syempre, maraming manluloko. Kahit able naman, nangingi pa. So, tinitignan niya, but syempre, kung sino yung mga deserving. Pero talaga, nung nagpunta kami dun sa iba niyang lugar, talagang pinagkaguluhan siya. Tapos nagbigay ng 100,000. Grabe. Yes, oo. Sobra, sobrang bilib idol ko tong tao na to. Hi, 350,000. Galing sa bulsa niya, di ba? Galing sa... Sarili ano niya talaga. Oo, hindi galing sa kusang kaban ng bayan or what. Through her hard, through his hardship, yung tama. Pagsisipag niya, pagboboxing niya, hindi biro yung pagboboxing, ha? Oo naman. Ano yun, naka isang pano, naka ano sa hukay, oh. Di ba? So, talagang, sobrang bait niya, tsaka sobrang humble niya, tao niya, Sen Manny. Sen Manny. Idol talaga yan. Oo, idol talaga. Mabalik tayo dito. 350,000. Punta naman tayo. Kailan mo ba ako mabibenta ng mura? Pero puro one of one naman yung binibenta mo. Kaya... Tsaka, surprise sa 350K, hindi na siya yung nakakagulat na sobrang taas. Baga, since third transaction natin to, gusto ko rin maging mas smooth pa. $350,000. Tsaka ito pala yung boss yung pictures niya no ano. Habang ginagawa. Yung mismong hinulma sa kanya. Yan. Kasi kailangan gumawa ng hulma nung sa mukha ni Mr. Pacquiao dahil para din sa kadouble niya. If ever may mga delikadong stunts or may mga laban na kailangan gamitan ng kadouble. So, yan yung isasalang sa mukha ng kadouble niya. Ayan, 2009, Wapak Man movie. Di ko siya alam paano ko siya i-rate eh. Di ko alam kung paano ko siya i-compare doon sa mga ibang Pac-Man items. Not actually Pac-Man items. Sa mga ibang movie. Mm-hmm. Movie production, outfit, materials, o kung ano man, props. Kasi ito hulmahan. Mm-hmm. So, ano ito eh, nasa back door lang movie. Tama. Nasa back end. Kasi hindi naman siya pinakita sa movie eh. Alright? Tama. So, tinitingnan ko kung ano bang mas mahal. Yung nakita ng tao or yung hindi nakita ng tao. Kasi yun yung dalawang factor. Hmm. Although may magkaiba rin silang kwento. Dahil yes, oo. Kasi ito ginamit na ulmahan. Ha. I would say... hindi to sa 350 price. Okay. I think. Kasi, mas mahal pa siguro yung costume ng Wapak Man. Kung bibilin ko yung costume ni Wapak Man, yan set, yan na yan, siguro bibilin ko yun ng mga nasa 200 lang. Dahil mas iconic siya. Yes. Ito kasi nasa likod lang to eh. Mm-hmm. Kung bibilin ko to, tapos maganda rin sana kung nandiyan din yung ginamit ng rubber.
Kasi yun talaga nilagay sa mukha ni Manny. This is for the props eh. This is for the process nung ginamit ni Sen Manny, ni Sir MP. Yung rubber kasi nasira na. Oh, nasira na. Na-expire yun eh. Oh, pero kaya kung sa... meron niya nandiyan yan, tapos kahit sira-sira, kasi yun, personal na ginamit yun. Mm-hmm. Ang purpose nito is for the movie. For the movie na. Yes, it's a pre-production or production. Diba? Hindi talaga for 358. Para sa akin ha, kasi ako lang naman nagbe-base ng price eh, ng mga binibili ko eh. For me, for this, the last price siguro talaga. Doon na tayo sa last price. Hindi ko rin alam kung sure ako sa sinasabi ko dito. Siguro I'll do some research after this if hindi tayo magpo-push through. Kasi, yun nga eh, meron ako nakita na iba eh. Kasi nga, hindi siya ginamit siya for the gagamitin dun sa movie set. Sa movie. Mm-hmm. Alright? So, yung, kumbaga, yung hulmahan, saan din ginamit na hulma? Saan ba ginamit yung hulma? Backstage item siya. Ginamit ba ni Sen Manny yung hulmahan? Hindi. Yung nakahulma na? Para sa double. O, oh, diba? So, yun pa. Pero kuha talaga sa... Yes, mukha kinuha yan sa mukha ni Sen Manny. Mm-hmm. Para yung features. So, hindi ko alam kung paano ko pa ito ipaprice. Now, syempre kasi bago to. Siguro for the meantime, ang last price ko dito will be... Hanggang 50,000 lang ako. Para sa ngayon lang. Kasi I'll do some research. Mag-research muna ako. Titingnan ko kung ano ba talaga yung ano yung magiging yung price difference. Kasi ngayon nga, tinitingnan ko kasi siya. Ginamit siya for the double. Although, kinuha yung mukha for send money. So, sa akin naman, boss, dagdag lang din. Kasi may mga gloves na signed ni Sen Manny. Madali yun. At oh, the gloves, like 5,000. 20, mga pang ganun. 5 yung ano, yung dahil mga... Hindi yung mismong ginamit sa laban. Yes, galing sa merch. Yes, 5,000 yun. Merchant niya. Nag-produce. Kasi, nagpatanga ako sa kanya, nagpapirma ako. Napakadali magpapirma kay Sen Manny. Okay? So, yung pang isa medyo, sa sobrang bait ni Sen Manny, very approachable siya. So anything na gusto papirmahan sa kanya, napipirmahan niya. So the rarity of his signature is not that rare, not limited kasi sobrang dami. So lahat ng mga limited na gamit niya nasa kanya. Worn gloves, the belts, worn shorts, doon nasa kanya. Pero basta kung sa Pinas siguro. Yes. Kasi diba, kilala din siya internationally. Yes, so, yun nga. Pero as a boxer, if bibili ako ng worth 350,000 pesos, definitely, it will be related sa boxing. Boxing. Kasi dun siya nakilala eh. Tama. Nag-movie siya, as a movie actor, ba? Nag-try niya. Kasi si Sen Manny, hindi rin yan mapakali. Sobrang hilig niya lahat. Billiards, basketball, lahat. Kahit sa pagkanta artista, eh. Artista, politika, pagkanta. He almost tried everything. Parang ako yan eh. Diba? So, pero, saan ba siya nag-excel? Boxing talaga. Sa boxing. So, if I'm a collector, ang gusto ko niyan is worn gloves niya sa isang sikat na fight. Worn shorts sa sikat na fight. Tama. Diba? Shoes na nagamit sa sikat na fight. Belt, imposible. Kasi hindi niya ibibitawan yon. Kalokohan, baka bilhin pa ni Manny yung buntindahan ko. Di ba? So, yun yung nakita ko dito. Okay, so, for me, 50,000 medyo generous na yon. For the moment, titingnan din natin. So, yun. Ako naman, boss, may counter ako. Sige. Since nagbigay ka ng isang price,
subukan ko din magbigay ng isang prize na sige, para hindi na tayo magtawanan or hindi na lumayo pa. So, pinaka-list na mabibigay ko dito, kailangan ko mag-desisyon, is 100. So, sa 100, pag okay, deal tayo. So, pag hindi, uuwi kami ng dala ulit to. Ah, hindi. So, alala mo yung muling binenta mo sa akin, yung chair. Bigyan na sa si Vice, Mimi Vice is well-known actress, host, tama, social media personality, movie, The Props, yung hawak niya, one of one. Parang magkano ko mabili nun? 270. Hindi. Yung ano, yung lipstick. Ay, yung lipstick. Last time... Parang 80. 80, oh, 80. 80. So, si Mimi Vice is well-known for being a movie actress. Hmm, tama. Yun yung expertise niya. At nabili ko yung props niya na one of one sa isang blockbuster movie na nasa all-time gross din na 80,000 pesos. So, yun yung naging basihan ko. Okay, so... For me, hanggang ngayon, hanggang 50,000 na yun. Yes, so... Balik ka, at siguran marami ka pang dadalhin sa akin. So, pag-isipan nyo rin muna. Diba? So, anak pala ni Sir Prince. Anak Sir Prince. Yes. Sell. Yes, so, baka may iba pa dyan sa mother transaction. Pero for this, send Sir Manny Pacquiao, 50,000. Okay. Sige, boss. Yun nga, hanggang... Pag-isipan mo natin. Na talaga. Pag-isipan ko rin muna. Sige. Tawagan ko kayo. Balik bago isip ko, mali mo, kontakin ako ng send money, bilhin niyo sa akin na 150, 200. Eh, tatawagan kita agad. Hey, dalhin mo na yan dito, bilhin ko na yung 100. Kasi bibenta ko send money na 200,000. O, di ba? Doble agad. Oo. Pero sa ngayon, 50,000 muna tayo. Okay? Pero mali mo, kasi makakausap ko naman dyan. So, mali mo nga, mabenta ni send money, mabili ko. Pero, syempre, kailangan matawagan ko muna si Sir Manny para makunta ko muna siya. Maraming mabili na niya. Tapos tawagan kita agad. Diba, diba? Baka may something siyang maalala sa yes, movie or diba? Mali mo kasi gusto niya. Diba? So, maraming maraming salamat for having you here ulit. At, pasya lang kayo dito. So, iuwi ko na itong bust ni Ms. Senator Manny Pacquiao dahil nagbigay si Boss Toyo ng last prize niya at syempre nagbigay din ako. At medyo hindi kami nagkatagpo ngayon sa presyo pero good deal pa din kasi nakakabalik ako dito sa Pinoy Pawn Stars. So, yun lang. Salamat.